Magandang araw sa inyo mga kapatid. Ngayon pinag-uusapan at tinatangkilik ang isa sa mga sikat na series ng Netflix ngayon. Ito ay walang iba kundi ang Money Heist. Pero alam nyo ba mga kapatid, bago pa ang Money Heist na pinapalabas sa Netflix ngayon, meron ding Money Heist na naganap noong May 16, 2008 dito sa Pilipinas. At ito ay nabansagang Most Bloody Bank Robbery Crime in the Philippine History, or tinatawag na DRCBC Cabuyao Laguna Robbery Massacre. Nakalikom sila dito ng halos 12 million pesos. Pero ba't nga ba ito binansagang most bloodiest and worst robbery in the Philippines? Pero bago natin pag-usapan yan, kung interesado ka sa mga ganitong video, kung saan marami kang matututunan sa kasaysayan ng Pilipinas, i-click lang ang subscribe button at ang notification bell para ma-update ka sa mga future videos na makakapulutan mo ng aral at kasaysayan. So yan, mabalik tayo at samahan nyo akong alamin ang kwento na ito mga kapatid. So nangyari ito noong May 16, 2008. 8:15 a.m. ng umaga nang may sasakyan na pumunta sa RCBC Bank, Cabuyao, Laguna na may sakay na 5 taong armado ng mga baril at armas. Pinasok nila ang bangko at pagpasok ay unang binaril nila ang bank manager. Pagdating sa lobby ay sunod na binaril ang bank client. Tapos inutusan ng 2 empleyado buksan ang bank vault. At dali-dali silang dumiretso ng bank vault. At pagdating doon, binuksan ng bank vault at sabay walang habas na binaril din ang 2 empleyado. Tsaka kinuha ang mga pera sa kaha. Nagkalat ang mga pera at dugo sa sahig ng nasabing bangko. Matapos makuha ang mga pera sa bank vault, pinapila ang 4 na empleyado sa may bandang likuran ng bangko at doon walang habas ulit na pinagbabaril isa-isa ang mga empleyado. At pagtapos nito'y lumabas sila sa backdoor ng bangko. Sabay takas tangay ang halos 12 million pesos na halagang pera na nakuha nila sa bank vault. Ang sasakyan ng isang empleyado ang ginawa nilang getaway car. Sa madaling salita, ang kanilang madugong bank heist ay naging successful. Velas siyao mga kapatid. Ang bank heist na ito ay walang karumal-dumal at napakamadugo dahil 10 na bank employee at kasama na dito ang isang bank client ang walang awang pinagpapatay at walang itinirang buhay ni isa sa kanila mga kapatid. At di lang ito no, ang ginawa nilang pagpatay sa 4 na empleyado ay inihalin tulad sa summary execution dahil ito ay pinapila pa at isa-isang pinagbabaril sa ulo. Kung ang money heist na pinapanood natin sa Netflix ay wala naman dapat silang planong pumatay. Ngunit sa kwentong ito ay kabaligtaran ang mga kaganapan mga kapatid. Ngunit bakit nga ba ganun na lang na walang habas na pinagpapatay ang lahat ng tao sa loob ng bangko? Ayon sa investigasyon, ang naturingang insidente na ito ay natuklasang inside job. O ang ibig sabihin nito ay ang empleyado ng naturingang bangko ay kasabwat sa pagnanakaw ng bangko. Naging successful man ang kanilang bank heist. Ngunit di naging madamot ang hustisya at mabilis na kumilos ang mga pulis at task force RCBC na imbestigahan ang nangyaring bank heist. Sa katunayan nga, nagbigay pa ng 100,000 pesos na pabuya ang pamahalaan ng Laguna kung sino ang makakapagturo sa mga sangkot ng bank heist na ito. At di lang yun mga kapatid, miski si Senator Bong Revilla din ay nagbigay ng 100,000 na pabuya sa makakapagturo sa mga sangkot ng madugong bank heist na ito. At dahil sa mabilis na aksyon ng pamahalaan at witness ng ilan sa mga nakakita ng insidente ay di lumaon na kilala nila ang mga suspect. At bago nyo makilala mga suspect at magulat mga kapatid, please subscribe and like this video. At kung nagawa mo na yan ay maraming salamat at mabuhay ka kapatid. So magugulat ka dito kapatid dahil di nagkamali ang mga nag-imbestiga na ito nga ay isang inside job. Dahil ang isa sa mga security guard ng naturingang bangko ay hindi nag-duty
dahil sa kadahilanang nag-leave daw siya, no? Ngunit dahil sa mga witness at masusing pag-imbestiga, di lumaon, nalaman na itong security guard pala ay kasama sa pangluloob at suspect sa pinakamadugong bank heist na ito. Timbog ka, kapatid. At ito nga ay si Joel De La Cruz, isang security guard ng naturingang bangko. At ang nakikitang dahilan kung bakit wala silang itinirang buhay sa loob ng bangko ay dahil sa kadahilanang nakilala at nabosesan itong security guard na ito ng mga empleyado. At dahil dito, napagdesisyonan nila na walang itirang buhay para hindi sila mahuli ng mga pulis. At alam nyo ba kung sino ang mastermind ng madugong bank heist na ito? Magugulat ulit kayo dito, mga kapatid. Dahil isang former army ang utak ng madugong bank heist na ito. At ito ay kinilalang si Ricardo Gumulon. Siya ang mastermind at utak ng madugong bank heist na ito. 6 pa na suspect ang kinilala ng mga pulis na sangkot sa panluloob ng naturingang bangko. Kasama na dito ang isang lookout na si Crisanto Alvarez na di lumaon ay sumuko sa mga pulis at nag-self-confess, mga kapatid. Sa kadahilanang di na daw kinakaya ng konsensya niya ang mga nangyayari. Inamin niya na 400,000 pesos ang naging share niya sa pagiging lookout niya rito. Ngunit hindi niya ma-enjoy ang perang ito dahil kabi-kabila ang mga balita na naririnig niya sa TV at di siya pinapatulog nito. Pinangalanan din niya ang mga nag-recruit sa kanya at ito ay si Pepito Magsino at Montano Tolentino na sangkot na din sa mga nakawan at holdapan sa ibang lugar. Niyakag nga raw siya nitong mga ito na sumama sa kanila at huwag na daw siya mag-alala dahil nga raw security guard ng naturingang bangko ang isa sa kasama nila at dating sundalo naman ang isa, kaya wala dapat ipangamba na mahuhuli raw sila. So ano ang mga nangyari sa mga suspect? Siguro'y iniisip mo, kapatid, kung nahuli nga ba ang mga ito, no? So eto, mga kapatid, ang dating sundalo at utak ng bank heist na si Ricardo Gumulon, si Joel De La Cruz na security guard ng naturingang bangko, si Alan Bago at Danilo Letoquit na kasama sa mga nanloob, at Jesus Narvaez na naging driver ng getaway vehicle, lahat ito ay nahuli at naaresto at kinasuhan ng patong-patong na kaso at pagkakakulong ng panghabang buhay, mga kapatid. Ang mga recruiter naman na sina Pepito Magsino at Montano Tolentino ay namatay at nabaril sa shootout sa isang operasyon ng mga pulis. At si Crisanto Alvarez naman na self-confessed lookout ay naging isang state witness ng kasong ito. Di ko nga lang alam, mga kapatid, kung ano ang naging hatol sa kanya, no? At after 1 year, si Eugenio Hilario na sangkot din daw sa bank heist ay nahuli sa bayan ng Antique habang nagsasagawa ng checkpoint ang mga pulis at pilit na tinatangging damay siya sa naturing na bank heist. So yan, mga kapatid, ito nga ang Philippines money heist na binansagang bloodiest bank heist in the Philippine history. Anong masasabi niyo sa kaganapang ito, mga kapatid? Comment down below, and kung fan ka din ng money heist, don't forget to subscribe and like, mga kapatid. So dito na tayo magtatapos. I hope na enjoy mo ang video na ito. So ako nga pala si Luxong Gamer na nagsasabing, stay safe, play safe, mga kapatid. Mabuhay kayo!